ilalim po ng prapto po. Ah, ilalim ng prapto, ilalim ng leeg. Nakita niyo po 'yan. Okay? That is 14 mm. Okay? Ang aming tari po, ang aming blade po, okay? Ang aming blade. Okay, hello YouTube. Okay, naka-live kami sa Facebook o sa YouTube. Okay. Now guys, susukatin natin yung mismong blade na nakasalpak sa lamesa. Okay, titingin, makikita nyo yan dito kung alin yung hinang. Makikita natin dito sa ilalim. So, 13 mm ang haba. So, ang nakasalpak po namin na blade po, no, a sandwich, no, sinandwich sa loob, is 8 mm. Okay, imagine nyo po yan. 8 mm na nakasalpak. So, ganun po kahaba yung salpak ng blade papunta sa garol. Okay? So, we have the whole measurement. Ngayon, kapal ng garol. Tandaan nyo po ha, kung gumagamit kayo ng parehas ng tari na ito. Okay? Ituturo ko sa inyo yung 9 pointers na sinasabi ko po sa inyo para hindi kayo mawala sa pagtatari. Okay? Now, ang kapal po ng ating tinidor, kapal ng ating tinidor po, guys, is 3 mm. Kaliwat kanan, 3 mm. Okay? Ang kapal po ng ating shoulder, ito po, ha? Shoulder nito po, is, ano po, 4 mm. Guys, 4 mm, tama? Okay, 4 mm, baliktaran. Kaliwat kanan, pareho 4 mm. Ang kapal po ng aming, ano po, ng aming leeg, is 3 mm. Ang kapal po ng aming leeg. Ang kapal din po ng aming lamesa, is 3 mm. Okay? So, kung meron kayong idea sa mga tari po ng mga binibenta namin, ganito po lahat. Ngayon, kung ang point po ng aming tari po, okay, ipa-plot namin, hindi nyo makikita siguro sa YouTube, pero ipa-plot namin kasama itong mga estudyante namin. Okay? Guys, tingnan nyo to ha. Okay. So, likod lang ang pinlat natin. Okay? Tingnan nyo. Makikita mo yan, bro? Nasa? 9. Okay. Nasa ano tayo? 30. Sa mm tayo. Nasa 28 mm. Okay. So 30 sa 28 mm. Kung sa inches po, ang 28 is 1 and 1/8. Okay? Ang bangon po ng aming medyaluna is 1 and 1/8. So ito po siya. 1 and 1/8 ang kanyang kabuuang bangon po. 1 and 1/8. So remember po, okay, ulitin ko lang po. Ang kapal ng aming tinidor is 3 mm. Ang kapal ng aming balikat is 4 mm. Ang kapal ng aming leeg is 3 mm. Ang kapal ng aming leeg, oh, lamesa, is 3 mm. Okay? Ang aming blade nakasalpak sa lamesa is 8 mm ang nakasalpak. Okay? So, bago yan hininang. Ngayon, ang aming bangon po is 1 and 1/8 inches po. So, yun po yung taring ginagamit natin. Okay? Now, ang aming inclination po, okay? Tuturo na natin ang ating inclination. Okay, guys? Based sa protractor, guys. Based sa protractor, it really make sense. Why? Alam natin kung anong inclination natin at ibe-base natin dito sa gitna ng ating blade. Kasi, kung isipin nyo po maigi, sabi ko nga, 20 mm yan, ang gitna niyan, since dyan natin hininang sa lamesa at saka sa liig, yan po ay matik po yan na 10 mm. Okay? Isipin nyo po maigi yung mga sinasabi ko pong figures at yung sinasabi ko pong numbers para hindi kayo mawawala. Okay, now, so isipin nyo po guys, 20 mm. Automatic ang liig natin at lamesa is nasa 10 mm. Okay, now, ang eskwalado po ng aming tari, no, base po sa protractor, okay, mga sir, andito po yung mga estudyante ko sa likod ha, ito po, tapos na kami ng gapping tutorial, ito po, ano na lang, replenish na lang para hindi nila makalimutan. Okay? So, Kuya Alan, Kuya, ano yung estudyante ko ngayon? Si Kuya Alan, Kuya Toy, si June, si Sunny, Jomar, at saka si Onse. Anim na estudyante po nandito. So, nakikita nyo guys,
ang inclination o to eskwala ng ating tari is makikita nyo po na 8 degrees. Okay? Tingnan nyo guys kung agree. Kuya, agree 8 degrees. Ha? Okay. Onse, 8 degrees. Nakita mo? Oh, 8 degrees. Ano ba yung sinasabing 8 degrees ito sa Facebook, guys? Oh, so yan po, pinlat namin 8 degrees. Oh, sa YouTube, ito po, guys. Okay? Nakaplat tayo ng 8 degrees. Okay? So lahat yan sila, okay, nandito sa likuran ko at in-observe. Ngayon, 8 degrees ang ating tawag dito, eskwala ng ating tari. Pag kayo naman gumamit sa eskwala, ito naman po, ha? Pag kayo naman gumamit sa eskwala po, okay, eskwalado. Okay? Yan, eskwalado. Yan, guys, eskwalado. Pag nakikita nyo po, yan, eskwalado, ha? Yan po, nakikita nyo, eskwalado. Okay. Para makuha po kung gaano kalaki yung eskwala, gamit lang po kayo nito. MM. So, ibig sabihin, kung titingnan natin maigi, okay? Yan, kuya. Ang ating eskwala, pumatong sa eskwala ng 3 mm. Okay? So, imagine po yan. Imagine po yung lahat. Ibig sabihin po, kung sa eskwala po, okay, merong eskwala, pumatong yung tari natin sa eskwala, based natin dito po, pumatong sa eskwala po ng 3 mm. Okay? Nakuha, pumatong sa eskwala ng 3 mm ang sinasabi namin na eskwalado ng 8 degrees. Kung sa eskwala, nung pumatong dito, kung susukatin mo, 3 mm po ang patong niya. Ibig sabihin, yung patong niya dito sa loob ng eskwala. Okay? So, kung ganun ang tari na ginagamit nyo po, okay, tuturuan ko kayo ng 10 pointers na hindi na kailanman kayo mawawala pagdating sa pagtatari. Okay. First, okay, first pointers na sinasabi ko po sa inyo is kailangan yung tuhod ng manok is magkaroon ka muna ng 90 degrees. Sa 90 degrees po, ibig sabihin na kaganyan na po tayo. 90 degrees. Okay? Ibig sabihin po, kung sa manok, eh, nakaganyan na po tayo. So, ibig sabihin, from 180 degrees papuntang 270, that is 90 degrees. So, dito, makikita na agad natin yung siko ng manok, kung anong klaseng tuhod siya at papano mag-swing yun every time na papalo siya. Okay? Lahat ito sila, guys, nag-actual ngayon. Nag-actual sila ng sarili nilang mga laban, no? Sila mismo nagtari sa kanilang mga manok. At nakita nila, okay? Isa-isahin ko para hindi sila magsabi sa kanilang aktual. Okay. Una, kay Jun. Okay, kay ano? Jun. Halika dito, Jun. Oh. Sa aktual mo, ano nangyari? Okay naman, ho. Ano yung experience mo doon sa aktual mo? Ikaw, parehas nagtari. Kamusta? Patay? Parehas patay. So, sulit? Sulit, sir. Oh. Yung tinuro ko sa iyo, sulit na sulit? Sulit, sir. Oh. Mga gamit mo na. Yan. Sa future, subukan daw niya. Eh, pag hindi niya subukan, bala sa buhay niya. Okay. Okay. Sa Reverendi Brothers, ayan, kay Kuya. Kuya, 60, ilang taon ka? 64 years old. Oh. 64 years old, naniniwala before ng point setting. Oh. Dalawa to. Halika ka dito, kaya kapila. Oh, ayan, dalawa. Naniniwala sila ng point setting sa edad nila. Okay. Kanina, hindi ito makangiti. Kasi, eh, siyempre, tinuruan ng mga ninuno nila ng point setting. Oh. Diba? Pero sinabi ko nga sa kanya, since kayo ay pumunta dito para maging estudyante ko, okay, i-explain ko sa inyo kung bakit hindi na tayo maniniwala sa ganung klaseng plastada. Okay? So yun yung sinasabi ko nila. So sinabi ko, hindi ko naman kayo basta-basta sabihin lang o turuan lang. So kailangan ko i-prove sa inyo na talagang hindi ako naniniwala sa pet setting at para sa akin, sa tare, in flatting, using protractor, iwala po talaga ng 1 o'clock. Okay? Hindi po talaga aabot or malayo po talaga sa 1 o'clock. So, hindi sila nakangiti, pero ngayon, tanungin mo sila ngayon. O ngayon, kaya, naniwala ka pa sa 1 o'clock. Ikaw muna, kuya. O, kuya Alan, kanina. O, diba? Mahirap kasi pinat natin yan, nakapag-aral ka. Walang alauna. Meron tayong 10 degrees. Via plating, via protector. Ang bilis pumatay. Wow. So, actual mo, so, kumusta? Nakadalawa ka. Kumusta? Ang bilis sulit. Pumatay. Sulit na sulit. Yan. Okay, ano naman sa kanyang utol, si Kuya Toy. O Kuya Toy, after 60 plus 15 years na nagtatari, o kumusta? Yung sa 1 o'clock na sinasabi. Ang laki na nabago eh. Ang laki na pagbabago. Yung tinarihan ko, noong
dalawa, o pares patay. Oh, yun yung sinasabi ko po sa inyo. Kasi, ano kuya, ang sa akin lang, yung pagbabago naman na isinishare ko sa inyo at yung mga strategy at bagong kind of approach ng method natin, ikatanggap-tanggap naman. Yun yung unang tanong ko sa inyo. Kumusta? Katanggap-tanggap naman at tanggap nyo talaga yung changes natin. Oh, so, yung paniniwala mo sa point setting? Nawala na eh. Nakalimutan ko na yun. Okay, hindi ko pinagtatawanan yan. But guys, pero effective yan. Kung ang nagturo naman may turo niya ng maayos, okay po yan. Mm-hmm. Pero kung dito po sa aming shop at sa aming method po, talagang hindi po kami naniniwala na po dyan. Dahil isa ng rules, lagi. Okay? Ang pinapalo ng manok ay ang paa. Kaya dapat sa paa tayo mag-aral. Hindi sa puwet ng manok. Okay? And then talking about sa mga tari naman na sinasabing, magawa tayo ng tari ng manok lock, 12:30, naniniwala sa orasan, sinabi ko na sa inyo yan. Pinlock ko sa harapan nyo using protector, using L-square, at nakita nyo kung ilang degrees lang talaga. Okay? Kaya sinasabi ko, lahat ng figures, kapal, sukat, inclination, haba ng garol, haba ng leg, haba ng lamisa, nakita nyo na po yan. Ginamitan natin ito. Okay? Ginamitan natin ng L-square, ginamitan natin ng ruler, ginamitan po natin ng protector, nakita nila yung flatting, guys. Okay? Sinasabi ko po sa inyo, talagang mahirap, no? Mahirap i-transform yung mga beliefs nila, especially na talagang ito na po yung nakagawian nila. Pero by using the proper instrument, sila na mismo nag-decide sa sarili nila kung ano talaga yung tama kasi nakikita naman na nila. Okay, ito yan, sinusundo na sila. Ngayon, babalik tayo sa 10. Okay, excuse lang. Babalik tayo sa 10 pointers, okay? 10 pointers, guys. Babalik tayo sa 10 pointers. Okay. Now, guys, papakita lang po natin. Okay. Ito po, paan ng manok na. Okay? Paan ng manok na, ha? O, pantayin nyo lang. 5 minutes. Okay? 5 minutes, guys. Okay. Paan ng manok na to. Okay. So, ang sinasabi ko, first pointer is, number one, haba ng tari na ikakabit natin. So, ako po yun, guys, kahit papano po, naapakan na natin yung mga big event na yan. Pinakita ko rin sa kanila yung mga videos ko about sa mga laban lately lang. Last na laban ko, February 14 po, 110 pot money, winner take all, 3 wins po, 1 draw, and 1 loss po kami sa Dagong Cockpit. Ang mga tinatarian po natin, hindi po bumababa ng 300,000 yung palada. Hindi po yan flex. Yan po yung totoo. Okay? At ang tinarian ko po is EEB, GF, ang lahat ng manok po galing po ng EEJ. Okay? So yun lang po sa mga nagtanong, kung ano po yung mga tinatarian natin, ako po small time lang, nakakatari lang po ng mga big time dahil nagtitiwala sa atin. Now, haba ng tari, guys, tandaan nyo, first tip is haba ng tari. So kung may ring, ipasok yung ring and then slide dyan, okay, papunta sa tuhod, okay? Tandaan nyo po, guys, ang ating maximum is feeder line, pero hindi tayo maabot ng feeder line. Tayo po ay 3mm, 4mm before feather line. Bakit? Dahil ang target natin, ang dulo ng tari natin at ang tahid is magpapantay. Kaya ganun lang po ako sumukat. Enough na po yan, hindi natin kailangan sobrang haba, hindi rin natin kailangan ng sobrang iksi. Tama lang. Okay, now, yan yung first tip, okay? Haba ng tari. Ngayon, pangalawang tip is dapat naka 90 degrees ka na. Okay? Buhatin mo yung tuhod, nakaganyan po yung paa, buhatin po, ibig sabihin dito po yung legs ng manok, ito po yung paa ng manok, so 90 degrees. Sa 90 degrees po, makikita mo na agad yung kanal ng iyong tuhod. Okay. Pagkakita mo ng kanal ng iyong tuhod, guys, ito na ngayon, papasok na ang pangatlong pointers. Okay, now, sa pangatlong pointers, guys, tandaan nyo po, kung merong ring ang inyong mga tari, ipapasok po natin yan. Okay, tingnan nyo po maigi. Papasok natin ang ating ring, guys. Papasok natin ang ring, isagad mo at ibaba mo ng 3mm. Okay? Isagad mo, ha? Ibaba mo ng 3mm. Okay. Papunta yan sa pinakaunang guhit po, guys. Okay? Pinakaunang guhit po. Okay, now, yan po, ang purpose niyan is maibigay mo sa ring yung tamang sukat o tamang level para sa kanya. Okay, sa may ring po yan. Ngayon po, sa mga walang ring po, guys, sa mga walang ring po, okay,
ilagay po ang inyong kaliwang thumb sa ilalim. Okay? Kaliwang thumb sa ilalim po, guys. And then, ipatong ang likod o lamesa ng inyong tari. Yan. So, dyan, guys, makikita mo, makukuha mo na agad ang level ng prop 2 at ang level ng iyong lamesa. Okay? Yan po ang pangatlong tip. Okay? Ngayon, ang pang-apat na tip po, kung may ring, okay? Sa mga may ring po, is yung tinatawag po namin na tamang dikit. Okay? Tamang tabi po. Ibig sabihin po yun, guys, is yung prop 2 natin at ang liig ng iyong tari is magkatabi nang hindi siya pwersado, hindi rin po siya maluwag. Okay? Now, guys, tingnan nyo po. Tamang tabi. So, nakuha na natin yung tamang tabi. So, meron na tayong apat na pointers. Ang panglima, guys, tandaan nyo po. Ang panglima, tandaan nyo po. Ang kaliwang garol, okay? Kaliwang garol, ha? Guys, kaliwang garol is straight na straight yan sa gitna ng paa ng manok. Okay? Yan po. Makikita nyo po maigi. Gitnang-gitna po yan sa paa ng manok o paa ng tuhod ng manok po. Okay? Yan po ang panglimang pointers. Okay? Ang pang-anim na pointers is automatic yan. Guys, automatic yan, guys, na ang iyong liig is nasa gitna ng tuhod. Why? Tandaan nyo po, ang sukat ng ating tari, okay? Garol, left garol papuntang sa kanang garol is 20 mm. So automatic, 10 mm yan. Okay? Kung gagamitan mo nito, 10 mm yan, papunta sa gitna, mula sa gitna ng tuhod, papunta sa gilid, that is 10 mm or 1 cm. Dito po yan sa gitna. Ang automatic yan, ang liig natin is nakatutok sa kanal ng ating tuhod. Okay? Ngayon, ang pang-anim na tip, tama ba, anim? Okay, pang-anim na tip, guys, is ang ating blade, tandaan nyo po, ang ating blade is ilagay mo sa tamang posisyon na ilalagay mo nakaayon sa kanal ng tuhod na hindi siya labas at hindi rin po siya pasok. Okay? Hindi labas, hindi pasok. Una, labas, nakapatay. Lasok, pasok, nakakapatay. Okay? Lalo, paano na lang kaya yung secured na hindi siya pasok, hindi rin siya labas na naaayon sa swing ng kanal ng tuhod. So, i-align mo to. Okay? I-align mo ang iyong blade sa kanal ng tuhod. And then, now, ang ating pangwalong tip is automatic, ang ating kanang garol is nasa gitna po ng paunan. Okay? Nasa gitna po ito sa kanang garol. So, ibig sabihin, guys, ayan po siya. Okay? Nasa gitna po yan. Okay? So, gitna po. Hindi po pwedeng hindi gitna. So, ayan po yung paunan natin. Okay? Nasa gitna. Yun po yung walong tip. Ngayon, ang pangsyam na tip, pag nalagyan mo na ito ng sapin at nalagyan mo na ng paunan, ihiga mo na yung iyong garol. Dahil, kailangan yun pantay lahat. Dahil, ang ating garol, guys, tingnan nyo po maigi. Naka-plat po yan sa likod. Okay? Pantay po ang likod yan, guys. Oh. Pantay ang likod ng ating garol, guys. So, kailangan pantay ang iyong sapin at ang iyong paunan. Yan po. Kailangan pantay po yan. Okay? Yan po ang pang-syam na tip. Kailangan pantay to dito po, guys. Pag nagsapin mo, pantay. Hindi pwedeng nakatungo. Okay? Hindi pwedeng nakatungo. Hindi rin pwedeng nakatungo ang dulo ng garol. Hindi pwedeng nakatungo ang ating shoulder ng garol. Kailangan po yan talaga is nakahiga. Dahil ang principles niyan, guys, is nakahiga rin po ang ating garol. Okay? And last, at ang pang-ten na tip, guys, is kailangan, okay? Kailangan, ang last na tip po, kailangan ang dulo ng ating tari is pantay sa gitna po ng ating tahim. So hopefully, guys, okay? Those 10 tips na sinasabi ko po sa inyo is hinding-hindi nyo po yan kakalimutan dahil sa lahat ng aking mga estudyante dito, piniperfect po nila yung 10 na tips na yan. Okay? Pag hindi nila nakumpleto yan, siguradong ulit at ulit
ng paulit-ulit sila dito po sa ating ano po, sa ating gaffing tutorial. So guys, balik dito sa likod. Oh, yan po guys, ah. 6 of my students and hopefully po, yan po. Share tayo sa camera. Ayan, pasok lahat sa camera, guys. Ayan po. So sa lahat ng aking mga students na nasa JC na, ito po sila mga bagong students natin, no? And hopefully guys, you have learned so much today. Hindi po naging madali ang ating pag-aaral, but we make sure hindi ka nakikita sa video. Okay, pasok. Yan. Pasok kasya tayo lahat. Nakikita mo kayo lahat? Oh, yan. Ayan po guys. As an instructor, I make sure na lahat po ng natutunan nila, lahat po ng ating mga strategy na babaunin nila is talagang concrete at talagang solid na sinasabi ko po na pwede nilang ilaban sa kahit sino pa pong makakalaban nila sa larangan ng pagdatari, no? Bilang instructor po, ang goal ko lang naman po is talagang matuto lang sila. At yung pinunta nila dito is hindi maging sayang. At lahat ng mga gusto nilang matutunan, natutunan nila ngayon at magagamit nila sa mga future laban. But then, ang hinihingi ko lang nila, before sila umalis dito sa shop, is masterin po nila yung aking mga tinuturo at yung mga strategy na pinakita ko nila, yung mga flatting na pinakita ko sa kanila. At nakita po sila po ang buhay na saksi, mga sir, na during their actual fights. Okay, actual fight po, si Kuya the Reverente Brothers, si Kuya Toy at saka si Kuya Alan, bumili sila ng 4 na manok, pinagtarian nila, binitawan namin 2 sets. Magugulat ka, talagang saglit lang ang patayan. Natuwang-tuwa po yung dalawa na sulit na sulit. And then si Jomar, pasi skill. And then si Onse, pasi skill, no? And then si Junjun, nagulat. Dalawa patay sa tinarian niya. So yan lang po ang sinasabi namin sa inyo. Makikita natin minsan guys, lahat naman po tayo umabot din sa natin sinasabing hasa-hasa. But we make sure itong plastada natin, itong asinta natin, basta't bumato lang po talaga. Pagbigyan tayo na bumato lang yung ating mga manok na tatarian. At nakikita nyo naman guys, na talagang maniningil tayo pag tayo nakauna. Okay? So yun lang po guys, sila po, 6 na students. Hopefully you learn from me. Mga sir, it's been long discussion talaga mula pa gabi na dahil kay Jomar uwi na ng Cebu yan. Isipin nyo po yan guys, sakripisyo ito ni Jomar, nangutang pa ng pera para pamasahe papunta dito sa Manila. Okay, nangutang, pagkatapos nagbarko 2 araw para makapunta sa Manila. First time sa Manila, ang ginamit lang po niya talaga is yung ano lang, ang CAS, and then papuntang PTEX papuntang papuntang Gentry, and then doon na, nag-tricycle siya papunta dito. So ganun kalakas yung loob niya na never pa siya nakapunta dito. And of course, the Recapente Brothers po guys, hindi po biro yan. Oh, nakipunpal ko to almost 2 years. Na yung tari nila halos mag-isang taon na dito sa akin. Binayaran nila, pero ngayon pa po nila nakuha. So ito naman, sulit na po ang kanilang tari po. So hopefully po, Kuya Toy, and then Kuya Alan, magagamit nyo to. Okay? Thank and of you. Course, yung estudyante ko, from Lae, kalika dito. Okay, hopefully, hindi tayo magkasalubong sa mga laban sa Cavite, ha? Pag nagkasalubong, no mercy, ha? Wala lang, ha? Gaw-gaw, talasan mo, kasi tatalasan ko talaga. Okay? So, guys, so maraming salamat, Lord. Thank you so much. Nagpapasalamat. Nagpapasalamat po ko, Lord, kay talagang, binigyan tayo ng pagkakataon. At malakas yung pangatawan and of course the spiritual guidance, no? Dahil mahirap po talaga magturo at alam nyo naman guys, hindi sa lahat ng panahon, kaya hindi sa lahat ng panahon po malakas tayo, at least once in our life na meron tayong presbong, meron tayong Bong Insong na kahit papano po nag-guide sa kanila para magkaroon sila ng magandang hanap buhay. So sa aking mga estudyante, dito kayo. Sa aking mga estudyante, thank you so much. Thank you for watching. Salamat sa inyong guidance, okay? Kaya isa-isay natin. Okay, before mag-close, Jomar, batayin mo ang mga taga-Cebu. Hi po, taga-Cebu, taga sa amin. Thank you po for watching. Okay, thank you so much, Jomar. Of course, Onse. Pakita mo yung kamay mo, Onse. Ayan, kasi Onse yung kamay niya. Okay, sa lahat ng mga taga sa inyo, batiin mo. Binabati ko muna yung mga taga-Olongapo. Wala na si Ronald Magracia, Aral Polo.
Thank you. Okay, so hopefully maging competitive si Jomar sa inyong mga future laban. The Recaprenter Brothers come here. Okay. Kuya Toy and Kuya Alan, sa lahat ng mga kaibigan, kamag-anak natin, shoutout natin dyan. Okay, shoutout sa lahat ng friends, sa mahilig sa Manari. At sulit na sulit yung pagpunta namin dito. Salamat, maraming salamat kita. Maraming natutunan ako. Okay, thank you. Okay, Kuya Alan, come here. Oh, shoutout, dali. Thank you sa lahat, Sir Bong. Okay, sa lahat ng mga gustong magtakal dito, anong gagawin? Punta lang kayo dito sa General Trias kung gustong matuto. Maganda lang sila kasi hindi madali, no? Ayan. Okay, thank you so much, Recaprenter Brothers. Of course, from, ano? Taga Naik, maganda na kayo dyan, Naik. Walang lisensya to. Let's get it on. Binabati ko pala yung, ano, shoutout nga po pala sa Davao Oriental, tsaka Cebu, Ronda, Cebu. O, sa mga Taga Naik, parang masama yung loob mo sa Taga Naik. Ba't yung mga Taga Naik? Taga Naik, hindi po kayo makakasiguro. Ayun lang. Tukuhan na daw siya ng license. Kaya maunahan nyo kami, hindi kayo nakakasiguro. Grabe, Naik. And of course, from... Samar, pero nasa Pampanga. Samar, Pampanga. Ba't yun muna Taga Samar? Magandang gabi sa inyo mga Taga Samar. Dito kami ngayon kay Sir Bong. Okay, thank you. O, anong sasabihin mo sa lahat ng mga Taga Samar? Ang dami ko estudyante sa Samar. Ha? Pag pumunta dito. Ha? Mga Taga Samar, punta lang kayo dito kay Sir Bong pag gusto niyo matutong ka. Ayan, so, yan lang po guys. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. And this is Coach Bong. Once again, always reminding you that goodwill wins always. Magandang gabi po guys and take care always po. Bye-bye. Thank you, boss. Thank you. Okay. Thank you. Kami yung live mo. Okay.